Rocket stove na rocket stove talaga. Yo, what's up mga kalines? So, ngayong araw na to ay mag-DIY tayo ng rocket stove na pwede sa kahoy saka sa uling. So, 2-in-1 siya. Tara! So, ito lang yung available natin na mga materialis. So, ito. Dahil maliit siya. So, ito ay DIY lang. Saka kung maging successful din yung ating gawa, pagandahin natin maging mas makapal ang gagawin natin ng materialis. So ito i-try lang. Ganun din ulit. Itong haba na to okay na, kunin natin. Tapos kukunin natin itong babawasan natin. Katingin natin to, i-open natin. Pwede dalawang piraso, tapos saka natin pagtaklubin. No? So ito muna ang first step. So second step naman, mamaya na lang. Sabihin ko sa inyo. Ba niyan ay yan. So ito lang yung pinapatamaan natin. So 41.5 cm, no? 41.5 cm. So gaya na sinasabi ko kanina, ito itatanggalin natin itong kabilang piece na to pati ito, tapos sasaklubin natin siya. Yan. Kasi wala naman tayong available na tubular na parehong size tsaka makapal. Yan. Magiging ganyan ang itsura niya yan pag ito'y natanggal na. Yan. Magiging ano na siya, 4x4, 4x4 yan. Yan. Yan o. 4x4 na to. Pero kung meron naman kayong ano, yung buo na, mas maganda yun, hindi matrabaho. So, ito lang muna. Tapos dito, ganun din, tatanggalin natin ito. Lahat dito, kabila. Ang dalawa. So ayan mga ka-lines, nabawasan na natin yung dalawa. So ito yung pinaka-base natin. Gaganan natin yan. Ayan. Ito gawa natin ng paraan. Kaya yan. Itsura niyan. Ayan. Tapos yung sunod sa naman. Tsaka parehas. O yun, parehas. Pumilay lang natin to. Buwasan nila natin to dito. Ayan mga ka-lines. Ang ating pinaka-base niya. So dito, gagawa na natin ng paraan to. Lalagyan natin ng brace dito. So, sa gitna naman, lalagyan din yun para tumuhod konti. Pati dito, so, hindi pa na finalas kung ilalim, no? So ganyan pa yung magiging itsura niyan. Medyo malaki-laki na siya. Mga ka-lines, dito sa area na to, ito yung lagay natin ang kahoy. Tapos dito naman yung nakatingin natin doon ng Iceland. O halos 45. Ayan. Itsura niyan. Ayan. Ayan itsura niyan mga ka-lines. Ayan. Tapos dito naman ay paganyan. Ganyan pala. Sorry. So,
paganyan ang tsura niyan. Bali nakatuwad to ng konti, paganyan. No. Para sakto lang diyan. Ayun oh. Tas dito sa bandang area to. Bubutasan na rin to para dito lumusot yung may panggatong. No. Ito natin ibutas. Ganito maging itsura niyan, yung ibabaw, determine dito. Ganyan. Ganyan maging itsura niyan. No? So, ang pagkuha niyan, guguhitan natin na kaganyan. Dito. Dapat nyo lang ganyan. Kung ano yung gustong kuhan. Pwede rin kaganyan. Ayan. Dito yung panggatong yan. Dito yun naman yung apoy nyan. Tapos diritso dito sa kabila. Pwede rin taasan konti. Ay ganyan. No? Ito yung dulo na to. Ayan mga kalayans, ayan mga kalayans, ito yung itsura natin, yung nabutasan na natin. Ayan, kasi ito naman yung binawasan na to. Dito natin yan lalagay. Yung ilalim na to, lalagyan natin ng ano doon, mga bakal o parang tree para hindi malaglag yung dito sa luha ng mga agyo o abo. Pero ano yun, lituan. Ayan mga kalayans, tapos na yung ano natin. So dito naman, dito na yung lalagay yung ating lagay ng panggatong. Tapos dito, dito yung ating blower. Dito yung blower natin na may nakaganon. So, mamaya, pagkita ko sa inyo kung paano gawin yung sa blower para masundan nyo. Dito no, area na to. So, gagawin mo natin yung blower. Tapos dito, lagyan natin ng takip na ditanggal. Para yung mga dumi, dito natin kukunin yung mga dumi, yung mga abo, yung banda. So, pagandahin lang natin to, pantayin natin. So, ito mga kalayans, ito yung blower natin, lagay ng blower. No? So, ito yung kukunin natin dito. Ito yung kukunik natin dito. Yan dito. So, tatagos natin yung doon sa ilalim. Ito para yun na mag-supply ng blower. No? Pwede rin naman dito. Ano ito yung kukunik. Yun. Ito, 45 minutes pa, may naka-ail na konti ito. Tapos yung ibabaw nun, takpan natin sa butas-butasan natin. Ha? So, ayan mga kalayans. Ito yung sinabi sa inyo na may naka-ano konti, naka-aliko, naka-45. So, dito, tatakpan natin itong butas na to kasi ang init yan. Ang mga itsura niya mga kalayans. Dito yan, ang kanya. Diba? Ganyan.
natin dito. So, ito naman, hindi pa naisipan. Nagawa ng paraan dyan para may pasok na. May pasok dito yan. So, mayroon naman sa loob ng building. Kaya dito ko dyan. Dito ko ipapasok. No? So, bago ipasok natin to, eh, tatakpan muna tapos bubutasan. So, ayan mga kalayans, na ano na. So, gaya na sinasabi ko, may takip tas, may mga butas. So, idea ko lang to. Hindi lang mawala pag sinubukan ko ito. So, ayaw ko yung open para hindi rekta yung pumapasok yung dumi. Kasi nasa ilalim to ng ano, mga kahoy. So, pag na ano yung abo yung ano, baka mapasok kasi sobrang laki ng butas. Either pag ganito, may bugas siya, hindi makapasok yung buwan, dumi. Diba? So ngayon, papasok na siya natin dito sa butas. Gagawin natin paraan kung paano ipasok. So ayan mga kalayas, papasok na natin. So dito yung ating blower. Tapos yung buga doon. No? Tapos ang kulang to, building na lang natin dito paikot. Kailangan silyado din. Okay. Ayan mga kalayans, na forma na natin. Ayan yung butas. So ayan yung kita ba yung ano? Ayan yung isang yun. Ayan. Mukha ng hangin. Hindi madilim. Ayan o, ganyan yung tsura niyan. Pag na forma na yan, ganyan. Tapos lalagyan natin ng paa. Tapos dito, kalan. Tapos itong ano to, dito yung panggatong. Tapos dito sa gitna, lalagyan natin ng ano, ng harang. Tapos parang lay-lay ng tree para naman sa uling. So kaya naman rukutin doon. So DIY na lang. Tapos ito naman yung ating blower. Wala na sa blower. Yung ilalim, hindi pa. Lalagyan natin ng pansalo. Ibibuilding muna natin. Ito na saka na. Ayun o. Ayun o. Ayun saka tari. Hindi na rin siya pwede ipanday ano dito. Lapit kasi tatamaan siya na kung kukuha. Malaking paligiro. Kasi ito lalagyan pa natin ang pinakaano niya. Katong anong paligiro. No? Ayun mga kalayin. Lalagyan po natin ang paa. Ang kulang na lang ay yung takip natin dito. Tapos takip dito ay yung blower natin. Dito yung pinakapatawan ng kalan. Tapos yun, nalagyan natin yung gilid nun. Kita mo yung bugahan ng hangin. Yan, ito pa lang. Tapos yung paan yan, lalagyan natin dito. Ipapunik yan para matibay. Dito nalagyan natin natin dito para matibay. Tapos dito ikot. Tapos yung dito rocket stove. So dito yung ano natin, no? Yung blower. Ito pwede to na may ano, walang blower or may blower. Saka ito, pwede to sa kahoy, uling, saka ipa. So ginawa natin 3 in 1. So i-testing na natin to sa kahoy. No? Kailangan na natin ng kahoy ng mga ganito kahaba. So ito lang available ang kahoy ko dito. Pwede naman yung mga sangang-sangang maliliit, yun mga taga ganyang kahaba, ganito nang ganyang kahaba yung mga sangang maliit, pwede na yun basta tuyo para kasya dito sa mayroon natin yung pinaka chamber, no? Tapos una nyan, unang step nyan bago mag ano, ito palilingasin muna natin dun sa loob. Yeah, bubuksan na natin. Pasok na natin dito.
natin ang karton. Isindihan na natin. Lingasin lang natin ang husto. Tapos, pwede rin natin ipasok muna dito yung kahoy. Doon ang ibabaw. Or dito na rin. Okay. Bawatin natin sa likod. Yun na. Rocket stove na rocket stove talaga. Ang dating. Lagyan na natin sa ano. Sa loob. Ito, lalagyan lang dito ng mga maliliit. Pwede dito, pwede doon. Bago kayo magsala. Kabit yung ating blower. Kabit natin. Yan. Tapos naglagay rin tayong lock dito. So, temporary lock lang muna. Pero kahit hindi siya nilagay ng blower, ayan, malakas na rin yung apoy niya. Yan. Kaya dito, sobrang init na kasi yan. Gawa ng sarado. Pero pag nilagay natin yung blower, tingnan natin kung anong resulta. So ito lang yung lock na ginawa ko. Yan, tagos. Tapos yung pinakaano na. Pinaka-raptor. So ngayon, kahoy pa lang yung tinisting natin. Sunod ito ay yung uling na. Sunod yung ipa. Install na natin yung ating saksak na natin yung blower. Yan. Buhay na natin. So yan ay mineral lang natin. Hangin. Yan yun. So lalakasan natin. Malakas yun. Pag wala siyang blower, yan. Medyo ano, kalmado lang. Ayan o. Prito tayo ng karne. So, try natin siya sa walang apoy. Ay, walang blower. Hindi natin ang galatan yung blower natin.
Susunod ko ipapakita yung uling naman sa kahoy, tapos na tayo kasi masyadong mahaba na yung video. Susunod na yung uling. Ang bilis na naluto yung yung pinanggalan natin ng mantika na mga taba. Kunti lang yung kahoy na nagamit natin, maliliit lang. Kung mahahaba, hindi pa. Yan o. Ubus na rin. Pero alalay lang yung ating blower niyan. Tinudo natin yung ating guan. Yan o. Tinudo yung ating blower. Ito ka. Angin.